Hello guys, it's me Batamura now. Okay, so for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay about sa mga pinag-aralan namin sa TESDA. Well, madami na ngayon na online na daw ang TESDA. Sa ibang mga lugar na sarado or sorry. Antok na. Okay, so patatlong video ko na 'to. Yung una is about sa paglinis ng toilet and bathroom. Pangalawa is how to operate the washing machine. And how to prepare or how to operate the washing machine, automatic washing machine. Ngayon na pag-uusapan naman natin is ironing. So bibilisan ko na kasi baka mamaya bigla silang dumating kasi 11 onwards na ngayon. Okay, so disclaimer lang, yung mga tinuturo ko po dito is based lang po sa pinag-aralan namin. So again, iba't iba po magturo ang mga instructor, kaya marahil sa mga napapanood ninyo, iba-iba din magturo. And yung aking pagtuturo dito is binibigyan ko na din kayo ng mga additional infos and tips plus advice. So depende sa video. Ayan, so minsan kasi may mga hindi rin natatakal sa TESDA na kailangan nyong malaman. Okay, so panoorin nyo na lang po yung first two videos ko and then para masubaybayan nyo. So ito po yung pangatlo na po ito na lesson. So sa pagmamalansya naman tayo. So number one is prepare the area plus the equipment. Okay. And then number two, the voltage. So, i-check nyo yung voltage. Well, naka-under dyan yung mga wire and socket. So, i-check nyo yan kasi baka mamaya may mga, halimbawa, nakain na ng daga or sira na. And then, number three, I check the clothes label. So, kasi, yung settings po ng plancha depende po sa kung anong klase po ng paplanchahin yung damit. Meron po tayong cotton, linen, wool, acrylic, silk. Depende po. Okay? So baka mamaya hindi po akma yung temperature doon sa damit na paplanchahin nyo. Okay? So ngayon, ito naman po. Mag-proceed naman tayo sa pamamlancha. So number one, test the iron on board. Ibig sabihin, hindi po sa kamay itetest kung mainit. Itetest nyo po yan dun sa, ang tawag natin sa Tagalog ay kabayo. Ayan, dun sa ironing board. Kasi sa TESDA, sa assessment, may bumabagsak dyan. Kahit hindi yan nakasaksak sa socket, kailangan dun nyo po siya itetest sa ironing board. Hindi po sa kamay. Yun po ay ilan sa mga dahilan kung ba't bumabagsak po sa assessment. Well, kung face-to-face po na mag-assessment kayo. Pero balita ko, may online, merong face-to-face. So, depende. So, number 3, start on the wrong side of collar and then the right side. So, ang wrong side po, halimbawa, di ba nakaganyan yung collar natin, may parang nakaganyan. Ang wrong side po, ito pong likod ng collar. Okay? So, yun po unahin yung planchahin and then the right side. Kung ano po yun nakaharap sa inyong damit. And then, susunod nyo po yung shoulder pag pinalancha and then the sleeve. Ito. Yan po ang sunod. And then, pag natapos nyo na po yun, yun namang katawan. Okay? So, sa pants naman, so, number one, lagi nyo po itetest yung plancha. Okay, so yun po yung process. Again, ito po tinuturo ko sa inyo yung pinag-aralan namin. Number one, test the iron on iron board. Number two, pocket wrong side. Ibig sabihin, yung wrong side po nung bulsa, yun po yung una nyong paplanchahin. Okay, tapos number three, waistline wrong side. Yung po waistline ng ating pants, yun po yung una nyong paplantyahin, pangalawa nyong paplantyahin
wrong side ulit. Okay? So, number 4, yung right side naman. And the number 5, yung piston at the foot area line. Okay. So, ito kasi, depende po sa pants. Kasi yung pants, alam nyo yung ang ano, ang pamamalansya yung nakahati, yung hindi sa gilid ng pants yung ano. For example, ito kukuha ko ng pantalon. Sample lang to ha. 'Di ba ito pantalon? Hindi minsan may pamamalansya na yan ang paplansyahin. Meron naman na papagilid. Yung gilid tapos nasa harap yung pleats, yung parang ano, yung tawag dito, yung plancha tapos nakagilid. Yun po ay malimit. Yun po ay malimit na ginagawa sa mga slacks. Yung o kaya uniform sa school, sa office, yan, ganun po. So tapos ihahanger niya na siya na hindi naka ganun ha, yung nakatupi. Okay. Tapos, yun nga, pag nag-assessment kayo, pakita nyo sa assessor. Ito naman, ironing safety precaution. So, dito naman, sa safety precaution, number one, i-unplug nyo yung iron in case, take note, in case na magka-short circuit. And then, number 2, do ironing at night for free time. Number 3, do it nearby the window to have extra air. Actually, hindi ito natutupad, pero yun yung sinabi dito. Ironing safety precaution. So, i-unplug daw yung plancha kapag nagkaroon ng short circuit. Okay, so number 2, sa gabi daw mag-plancha kapag may free time. Number 3, gawin daw to sa may malapit sa bintana. Well, hindi po nasusunod yung dalawa. Kasi hindi ka makakapamili ng oras mo dito. Okay, so yun lang po sa ironing. So, ikakat ko na to para naman separate video ko na yung sa living room. Okay, so yun po yung last lesson natin for this episode. Ayan, so ang isusunod ko naman is sa next video ko na lang itatake. Okay, so maraming salamat. Sana po may nakuha kayo. Well, yun po ay mga basic lang na dapat alam nyo din kasi para at least kahit papano, kahit hindi na sa test na, dito eh alam nyo na. Okay, so yun lang po. It's me, Bata Morena. So, panoorin nyo na lang yung nauna kong mga videos. And etong isusunod ko na next lesson. Okay, so that's it. Thank you so much for watching.